The number four. At magkalatay ko ng palito, magbasa na una, ako muna, and Ahab told Jezebel all that Elijah had done, and withal how he had slain all the prophets with the sword. Propeta na tagapaglingkod ni Jezebel, si Joseph, si Baal. Okay? Kaya ito po yung mga disipulo ni Jezebel, yung mga false prophets. At sa verse number 2, narinig po, yan dito, nagpadala ng mensahe si Jezebel kay Prophet Elijah. Anong kasi alam mensahe? Ha? Mensahe ng what? Correct. Pagbabanta. Amen? Pinagbanta niya si Prophet Elijah. Verse number 3. And when Elijah saw that, he arose and went for his life and came to Beersheba, which belonged to Judah, and left his servant there. Mag-inuhin ka po yun sa Bible pa. Alright. Number 4, kayo naman, but he himself in the east journey, into the wilderness, and coming and sat down under a juniper tree, and requested for himself that he might die, and said, "It is enough now, O Lord, take away my life, for I am not better than my fathers." Okay. Now, dahil sa threat na yun, sa banta na yun, sa buhay ng si Prophet Elijah, sa number 3, si Elijah ay tumakas. At tumakas siya, lumayo siya. Alright? At pinili niya na mapag-isa na lamang. Kasi hindi po ako? Amen? Pinili niya mapag-isa. Pinili niya sa related yung ako. Alright? Amen? Nagpakalayo niyo siya. Ha? At sa kanyang pagkatapay, hanggang siya pinapago na at naupo na po siya kasi lang ng puno ng Jennifer. Sa verse number 4, nakita niyo po? Si Elijah rin, maliwag. Ha? Umiiyak. Maliwag na? Amen? He wept bitterly. Amen? Amen? At kanyang hinihiling sa Diyos na what? Anong hinihiling sa mga ito? Uli mo na yung buhay ko. Bakit daw dapat tuloy na buhay niya? Ano dahil nga? Sa parang hindi ang mga tulad ng aking mga magulang. Paghihirap ng kalooban. Amen? Amen? Naging paghihirap ng kalooban. Kaya dahil dito sa talatang 5, sa pagod at hirap ng kalooban ay nakatulog siya, nabasan ng luha ang kanyang mga mata. Harapin, harapin? Amen? 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 Naroon din yan kay Elijah. Ano ito kayo tayo ngayon sa buhay? Alright? So, Elijah, anyway, nagtatawag din ito lahat ng spiritual misery. Spiritual misery. Nakakita natin tayo din. Alright, ha? Dumadala siya ng matintang paghihirap ng kalooban. Alright? Now, okay, sinabi ko sa inyo misa, ano ko, most of the time, itong tinatawag na misery is a choice. Again, ha? Misery is a choice. Akin natin sa talatang 4, at talatang 5, na pinili niya na mapag-isa na lamang. Ha? Pinili niya na kanyang sarili na lamang yung angkot na kanyang dinadanas. Alright? Ngayon, sapagat ito ba'y choice,
kapatid. At madalas naman, kung bakit ito minsan talagang mahirap masolusyonan ng tao ay sapagkat ayaw nang tanggapin yung gano'ng responsibility na kung bakit siya naghihirap ang kalooban ay sapagkat po sa patamis sa patamang pinili niya na magkaganon. Ayaw yung tanggapin na may mga na responsable siya kung bakit minsan naghihirap ng kanyang kalooban. Alright? At isang, ay kanyang sinasabi na naghihirap ang kanyang kalooban sa sanggit ng kanyang pamilya, ng kanyang negosyo, nung taong yun, Kaya dumadala siya ngayon, kahit Christian, kahit Christian, kung hindi tayo mag-iingat, pwede rin tayong dumalas ng dinanas ni Propeta Elijah. Ano pwede dinanas? Palibasa ngayon ng kas? Anong nakalagay nito? Paghihirap ng? Pakilakas ka? Paghihirap ng kalooban. Ha? Nalagay tayo, dito Diyos, patumayin po ako, sabi mo po ako sa akin. Nausap kami, Lord, sumunod po kami, malakas po kami, dihin ko din, Lord, na pag-glorify ka muli sa gitna ng mga. Kaya akin dalangin sa pangalan po ng Panginoon sa Diyos. Amen. Okay, kung sinsimple lang yung mga nag-uusap, panatibig ko na pwede niyong nangyari na maibahagi ko rito sa iba. Number one, atitignan yung common causes for spiritual misery. Dawagyan ko siya, kung itong propeta ng Diyos ay dumanas ng gantong problema, it means kung hindi tayo matututo, mangyayari din sa atin. Ha? Na ikaw mismo ay kakawawain mo ang sarili mo. Ha? Ikaw mismo ay paghihirapin mo ang sarili mong kalooban. Alright? Bagamat ang Diyos ibig niya ay may tapong tayo at na-overcome natin anuman ating pagdaan sa buhay. Alright? Kaya lang, kung dinanas ni Elijah, pwede mo rin danasin. Patunayan, ibig ng Diyos, matutuhan natin bakit ito nangyayari at ano ang solusyon kung ito'y dumating sa atin. Number one, common causes for spiritual misery. Okay, that is verse number one to number four. Verse number one to number two, sorry. Okay, anong cause nito? Verse one to number two. And Ahab, okay, of Jezebel, all that Elijah had done. Kung paano kanyang pinasinang lahat ng propeta, sa magigilang taba? In verse number 2, pakalakas ka, then Jezebel what? Alright, nagpadala siya ng mensahe ng pagbabanta. Wala ba? Ng pagbabanta. Alright? So dahil sa banta na yun, anong ginawa ni Elijah sa verse number 3? Pakalakas ka? Alright, ngayon kayo lang sumagos. Ay sumagot, bakit siya tumakas? Ano yun lang? Because of what? Number one, fear. Number one? Fear. Because of fear. So number one, cause is what? Takot. Amen? Pagkakas niya? Ano yung number one natin na cause? Number one? Fear. Because of fear. Alright? Yes, si Elijah ay dumanas ng maliging takot at kalangkutan sapagkat dahil sa pinagbantaan siya nito si Propeta Elijah. Alright? So, number one ko sa akin is what? Fear. Takot. Ikaw ba ay matatakotin? Ikaw ba ay madaling na masinta sa mga balita na napakinggan mo? Dahil sa takot, ang tao, nalulungkot, wala kang makikita ang tao na masaya, natakot. Siyempre, pag natakot ka ba, nalulungkot ka na. Alright? Akin ito'y sasalilinin mo na lamang, di ba? Magkukulong ka na lamang. Ayaw mo lang lumas dahil sa takot ka. Dadalas ka talaga, nagkaroon ng spiritual misery. The second thing, Romans 6 verse 21.
Romans 6:21, sabay-sabay tayo. Pwede? Basa. Now, what proof have ye then in those things when all ye are now ashamed? For the end of those things was death. Pinagawin ng presentang now ashamed. Alright? Pangalawa, kahihiyan. Alright, tayo. Naman, pati ko na ha. Tiba ha? Pwede sa nang shame. Alright. Na itong kahihiyan ito ay dulo ng kasalanan kanyang nagawa. Okay? Nagkamali siya, nagkasala siya, dahil doon, nahihiya siya ngayon. Okay? Nahihiya siya na kung ano ang sasabihin ng tao sa bakit nakagawa siya ng pagkakasala. Alright? Now, if you remember in Luke 22, verse 61 to 62, naalala niyo si Peter, matapos niyan ipagkanulo ang ating Panginoon, sabi ng Lord, Peter, bago tumilao ang manok ng maikatlo, ipagkakaila mo ako, sasabihin mo ako, hindi mo ako nakikilala. Di ba sabi ni Peter, hindi mangyayari yun? Pagkita po, Luke 22, 61 to 62, yes, kanyang ipinakaila ang Panginoon. In verse 21, verse 61, to 62, sabi-sabi niya tayo, ready, pangalakas ha? Ready what? Ready? And the Lord turned and looked upon Peter, and Peter remembered the word of the Lord, how he had said unto him before the outbreak, thou shalt deny me thrice. So, is it to pagkatapos? And Peter what? Ito mo? Okay. Alam din natin si Peter. Okay. Dahil dito, ngayon si Peter, naghihirap ang kanyang kalooban. Iyak siya ng iyak. Bakit pangalas? Napahiya siya. Bakit nagkasala siya? Aliwanan ba? Ano ang cost ng spiritual misery? Number two? Iyak at ano? Shame. Number three. Proverbs 16 and 18. Kawikaan 16 and verse 18. Okay, ready? Basa. Pride going before destruction and what? Unholy spirit before a fall. Ano yung ganitong cause? What? Pride. Okay, pride. Alright? Now, okay, you see, most of the time, may mga tao na mataas ang kanyang expectation. Sa kanyang sariling kakayahan, husay, galing. Pero pagkatapos nun, andyan yung kabiguan. Nabunga ng kabiguan yun, hindi niya matanggap. Dahil dito, umiiyak siya, nagduro siya, lumpot na lumpot siya. Hindi niya matanggap ang kabiguan sa buhay. Alright? Okay. Now, ito ang problema at kadalasan ng mga tao na mataas ang pinag-aralan, ito ang problema madalas ng mga tao na may mataas na katungkulan sa lipunan, di ba? Mataas ang kanyang tingin sa kanyang sarili. Hindi niya matanggap kapag sinabigo. Nakikinigin sa atin? Amen? Amen? Ibo itong tiyatawag na perfectionist. Di ba? Hindi niya matanggap yung mga nagkakamali, nagkakasala. Alam, tingin kong siya mismo ang nagawa. At ano binubunga? Misery. Diba? Labis na kabigatian. Labis na kalungkot at paghihirap ng kalungkot. Alright? And number four, Hebrews 12:15 and 17. Hebrews 12:15 to 17. Now, ito yung pangkaliwang na sanhi ng spiritual misery. Now, number four, Hebrews 12:15-17. Sabay-sabay tayo, ha? Ready? Andiyan na kayo?
Hindi basa. Looking diligently, lest any man faith of the grace of God, lest any root of what? Bitterness springing up, trouble you, and thereby many be defiled. Number 15, lest there be any fornicator or profane person as well. Is a who for one person breath, so is worth time. Alright, number 17, for ye know how, how that afterward, when he would have inherited the blessing, he was rejected, for he found no place of what? Repentance, though he is so incapable of what? Nakita mo? Alright, ipinagbili niya yung kanyang pagkapanganay, na dahil dito, yung dapat siya imamanahin yung blessing, hindi niya matuhindi, hindi niya matanda. So bakit ibinil niya yung kanyang pagkapanganay? Dahil dito, nagkaroon sa luwag, bitterness. Ito niyo po, number 7, bitterness. Bitterness. Hindi niya mapatawad-patawad yung kanyang kapalit na si Jacob. Ang nakikinig sa akin? Hindi niya mapatawad-patawad, di ba? At kanyang pinagdaan, pinagtangaan, pangbatiin. Amen? Amen? Na lumuluwa siya, iyak siya ng iyak, pero wala nang nangyayari na ipagbili niya yung kanyang pagkapanganay. Ngayon, ano ang ginungan? Pakalakas. Bitterness. Ang iligay sa akin, bitterness. Alright, ano yung kaapat na cost ng misery? Bitterness. Kapag talaga yung tao mayroong galit, hindi niya mapatawad-patawad yung kanyang kinabukotan, ano yung ginungan? Paghihirap ng what? Pakilakas, paghihirap ng what? Kalooban. Mabigat lagi ang loob mo. Nakikinig niya sa akin? Amen? Amen? Pag naghihirap ang kalooban mo, natulad mo yung hindi ka masaya. Okay? Now, of course, sabi ko rin na, misery is a choice. Amen? Gaya ni Elijah, pinili niya, naiwan yung kanyang servant. Alright? Misery is a choice. Okay? Itong si Isa, di ba? Okay? Hindi niya mapatka. Amen? Na hindi na siya ang panganay. Samantalang siya, nagbenta na kanyang pagkapanganay. Di ba? Ano na sabi niya? Anong halaga ng pagkapanganay? Ako may nagugutom. Imagine that. Sa isang bangkok na tsumpurato, hindi niya ito ang pagkapanganay niya. Amen ko siya? So misery is a choice. And happiness is something you decide on ahead of time. Ibig ko sana ko rito, ha? Okay, ha? Okay. Ask okay. Yes. Misery is a choice. Alright? And happiness is something you decide on ahead of time. Okay? Now, ating pag-usapan yung remedy. Now, what can you do about this problem? Ano ang remedy? Ano ang solusyon? Alright? Sa paghihirap ng kalooban. Number one, Proverbs 14, 26 to 27. Upang huwag itong maganap sa atin. Ha? Okay? May paraan ng Diyos. Ano ho? At talagang ito'y maliwan na kanyang pinakita sa kanyang salita. Alright? Ano ang mga ating nagawin upang tayo ay huwag dumanas ng ganitong klaseng suyuraning sa buhay? Ha? Spiritual misery. Proverbs chapter 14, 26 to 27. Kabigkaan 26, 14, I'm sorry, 14, 26, 27. Alright, pwede na kayo? Yes. Yeah. Okay, kayo ang, tignan mo muna, sabi mo ha? Hindi mo muna. Okay, isigaw niyo, ano sa kata, number one, na remedy. Okay, 26, 27, sabi sa mga remedy, masa, in the fear of the Lord is one strong confidence. And then, ano ba? His children shall have what? A place of refuge. Hindi ka mag-uwi sa pamilya. Number 7 is 27. The fear of the Lord is one. It's
Ano po solution number one? Pakalakas. Pakalakas. Yes, fear of the Lord. Pagkatakot sa Panginoon. Alright? Now, ulit, Christian. Ano yung sinasabi? To fear God means what? To acknowledge His presence in your life. Tandaan mo na, to fear God, to fear God means to acknowledge His presence in your life. Ako niyo, Papa? Ano siya yung pagkatawag sa Panginoon? Kinalangin mo, unawain mo yung kanyang presence sa buhay mo. Maliwanag ba? Amen? Alam ba ako, hindi ba yung kanyang pangako? Ano kanyang pangako? Hindi kita iiwan o pababayaan man. Anong kailangan lang acknowledge? Tandaan mo lagi. Amen? Ang Diyos ay lagi nang suma sa iyo. Nakikinig ka sa akin? Ha? Dapat mo man o hindi? Nakikinig ka ba sa akin? Okay. Kasi ito pa rin sinasabi ko sa mga maraming Kristiyano sa iyong nalagyan na hindi siya oriented. Ano? Hindi siya tinutuluan. Akala niya ang Diyos ay sumasa pa niya lang kapag ka maligaya siya. Pag malungkot na ang Diyos, wala na sa kanya. Pero siya lang, kanyang pagkakalaman, ang Diyos ay sumasa pa niya pag marami siyang pera. Pag wala na siyang pera, wala na ang Diyos ang buhay ko. No. Hindi ganun yun. We must acknowledge His presence. Nagdamdama mo man siya o hindi. Hindi ba kayo? Hindi kayo? Amen? Don't base your faith sa damdamin or emotion. Base your faith upon what? The Word of God. I will never leave thee nor forsake thee. Amen? In Ephesians chapter 4, verse number 10, sa Biblia, be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with what? The Holy Spirit. Okay? Ano ba yung kanyang pangako? Okay, ibig kumakita yan. Ano yung kanyang babalik na ito, ha? Ibig kumakita yan muli. Chapter 5, verse, okay. Chapter 4, I'm sorry. Chapter 4. Wala. Okay, that's nasa na yun. Until the day of your redemption. Saan nyo? Okay, yung kanyang mga binili ay nasa iyo hanggang sa panahon ng iyong pagkatupos. 1:14. Okay, labas nga? 1:14. Yes, chapter, Ephesians chapter 1 and verse 14. 1:14, okay? 1:14. No?
naman siya nagmamasid sa iyo, nagbabantay sa iyo. Okay, now, it has to be clear, ha? Tandaan ako din, kapag pag sinabi ko na, okay, he is watching you, alright? Huwag kang mag-iisip na nagbabantay ang Panginoon sa iyo, binabantayan ako magkakasala ka. Huwag kang mag-isip na Diyos parang pulis. No, lagi mong isipin na ang Diyos ay loving Father. Amen? Kahit huwag mo siyang tignan parang pulis, tignan mo siya na mapagmahal na Ama sa iyo. Ay, kaya sa akin? Isipin na si Tonto pinapalo ka. Ano, hindi ka lang mo. Okay. Magkakaroon ka ng spiritual misery kung ang tingin mo ang Diyos ay malupit na lagi ng bantang pabantay at hampasin lagi. No, huwag ka lang mo siya tingnan gano'n. Kung paluhin ka man niya, pegalo ka sapagat anak ka. Amen? Whom the Lord loved, He chastened. Pinapalo ng Diyos ang kanyang iniibig. Hinahampasin, tinatanggap niya anak. Amen, Isha? Amen? Kaya nga, ano, fear God. Fear God. Alright? Okay? Kasi, pag hindi mo natutuhan mo yung fear God, ang fear mo na sa tao. Okay po ako? Pag hindi mo natutuhan na pagkaroon ng takot sa Diyos, takot ka lagi sa tao. And when you fear men, alright? But when you fear God, you have confidence and then what? Power. Ano ko? When you fear God, you have confidence and then what? Power. Power. Okay, tasan yun. 26, sabi sa bahay, in the fear of the Lord is what? 26. Proverbs 14, 26. Pakalakas, in the fear of the Lord is what? Pakalakas, strong. And his children shall have what? The place of refuge. Kapag ang magulang, may takot sa Diyos, ang kanyang pamilya din safe. Alright? And the fear of the Lord is a fountain of life to depart from the snares of death. Huh? Now secondly, Philippians 3, 13 to 14. Philippians 3, 13 to 14. Nah, hindi ko babalik itong course, ha? Tapos tayo, okay, mag-aralan nyo lang sa bahay, okay? The previous 3, 13 to 14. Pakalabong remedy. Previous 3, 13 to 14. Nakita na po ninyo? Alright, ready? Ready? Basta, brethren, I count not myself to have apprehended. But this one thing I do, but forgetting those things which are behind. Forgetting those things which are behind. And then what? And reaching for unto those things which are before. Alright? Forgetting what? Forgetting the past. Okay, listen, man. Pangalawang remedy is what? Forget the past. Pakalabas nga yung pangalawang remedy? Okay. Kalimutan mo na yung kahapon. Ano yung kahapon? Your past sins and failure. Ano yung kahapon? Your past what? Sins and failure. Yung mga nakaraan ng pagkakasala, yung mga pagkakamalang-mga kadigwa at mga maling nagawa. Huwag mo nang alalahan, kalimutan mo na yun. Patawarin mo na sarili mo. Iihingi mo ng tawad sa Diyos. Napatawad ka na, ikaw rin magpatawad ka na sa sarili mo. Alright, forget the past. Forget the past. Alright? Bakit? Sa bakit dinimod din kasi? Di ba, Hebrews 10:17? Ano sa Hebrews 10:17? And their sins and iniquities will I remember no more. Paliwanag ba? Nasa lima. Nasa lima na ba ang kakasalan mo araw? Nung wala ka sa loob? Nasa ano? Nasa ano? Hebrews 10:17? Nasa ano? Pinatawad ng lahat.
Pinatawag lang ba? Pinatawag lang ba? Pagkatapos, Hebrews na sabi, and their sins and iniquities will I remember no more. Pinatawag at what? Kinalimutan. Kaya nga, forget the past. Forget the past. Mga, isa kasi, hindi mo limutan at iniisip mo lagi, baka kung anong sinasabi ng tao sa'yo. Di ba? Dahil sa kahapon mo. Okay, nabanggit ko rin ito sa'yo, ha? Okay. Minsan kasi, kung bakit tayo nahihirapan, ay lagi mo iniisip yung, gustong-gusto mo lagi yung, ayaw ito. Yung drama na, ayoko kasi pinasasabi pa sa masabi ng tao. Drama mo yun. Para sabi mo, ayoko. Gusto ko kasi walang masasabi ng masama sa akin ng tao. Okay, that's good. Pero tanggapin mo, pagtanggapin mo kutuhanan, that will never happen. Tama ko, di ba? Kaya ka ng buti mong tao at puse mo sa Lord, may tao pa rin na mayroon sa sabihin hindi maganda sa iyo. First Peter 3:13-17. Tingnan mo yan. Okay? First Peter 3:13-17. Tandaan yun din, ha? Okay. Tayo pare-pareho ay matanda ng Kristiyano. Amen? Matagal na nag-resume sa Lord, di ba? Okay, kahit anong musay mo, tapos mo talaga may mga tao na lagi meron negative pa rin sasabihin sa'yo. Ngayon, kung lagi mong iintindihin yun, hindi ka makakapag, hindi ka makakasulong. Nakikinig sa akin? Oh, hindi ka makakapag-inod sa Panginoon. Okay, anong gagawin mo? 1 Peter 3:13-17. Ready na kayo? Alright, 13:17, ready? And who is he that will harm you if you be followers of that which is good? But if you suffer for righteousness' sake, happy are you, and be not afraid of their error, neither be troubled. For what? Ano yung pinag-usap dito? Pinag-usap ba? Sa kanilang sasabihin sa iyo. Huwag kang matakot kung ano man sasabihin nila sa iyo. Okay, but 15, but what? But sanctify the Lord God in your heart and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with what? Meekness and fear, having a good conscience. That will ask, they speak what? Kita mo? Nandiyan mo yan? They speak of what? Evil of you. As of what? Evil doers. That they may be what? Ashamed that falsely accused your good conversation in Christ. For it is better if the will of God be so that you suffer for well-doing than for what? Evil doing. Liwanag ba? Meron pa rin silang sasabihin sa'yo. Pero hindi mo sila dapat awayin. Okay? Mapahinga sila sa mabuti mo pa rin ginagawa. Tuloy mo na yung ginagawa mo sa Lord. Kahit ano pang sabihin nila sa'yo. Liwanag mo ba? Kasi kung ititihin, kung talagang lagi mo isipin, ano mangyayari ka? Yun nga, maghihirap lagi ang iyong kalooban. Liwanag ba? Kaya ano dapat? Forget what? Forget the past. Okay? Number 3. Romans 12:17. Provide things honest in
the son of all him. If it is possible, as much as I in you, leave. 19, dia udah bilang deh. Apa? Dia udah bilang deh. Place not yourselves, but rather give place unto God. For it is written, vengeance is mine, I will repay, say the Lord. And number 3, the remedy, leave the vengeance with God. Ano man ang magawa nila sa'yo, huwag kang maghihiganti. Huwag kang gaganti. Hayaan mong ipaghiganti ka ng Diyos, huwag ikaw. Maliwanag mo ka? Maliwanag ba sa mga? Nasaktan ka ng iba? Masasakit ang sinasabi nila sa iyo? Sinisiraan ka nila? Okay, ano ang bilang Diyos? Ano bilang Diyos? Okay, vengeance is mine. I will repay, say the Lord. Alright, huwag mong gantihan ng masama, yung gumawa ng masama. Ipaubaya mo sa Panginoon. Amen, Christian? Amen? Sapagkat, kung lagi kang mag-iisip na makaganti ka, lagi nag-iisip na may masama, sana may masama mangyari sa kanya, maghihirap ka ang kalooban mo, yun ang, sapagkat nagkakaroon ka ng bitterness sa iyong puso. Taliwanag ba? Taliwanag ba? Huwag mo kaliwanag ang bininaman sa atin, okay? Kung makita mo man siya mabigot, nakaawin mo, huwag mo ikatuwa. Taliwanag ba? Okay, yung, remember yung five simple rules to be happy, di ba? I-re-review lang. Ano yung five simple rules to be happy? Number one, free your heart from God. Okay. Simple rules to be happy. Number one is what? Takas? Free your heart from God. Alright. Huwag na huwag kang magtatanim ng galit sa puso mo. Pangalawa is what? Free your mind from God. Sahihin. Yung mangyayari mo ka sa mga ikagawa, huwag mo nang problemahin. Amen? Unang muna, hindi mo control yun. Okay? Bakit ano yung pangalawang prayer? Pakilan, paliwas ang pangalawang prayer, my brother? Lakas! Alright. Pangatlo, live simply and give more. Amen? Hindi mo kakilang sabayan yung mga mayaman. Amen? Kung ano meron ka, kung ano mang meron ka, bakit maligaya ka lang doon. Live simply and then what? Give. Nagbigay ka sa Lord, may bigay ng tulong sa kapatid mo. Sapagkat ang bago nag-given siya, may given. Amen ka siya? Bakit dito mo, pag palapigay ka, meron ka rin. Okay? Igit sa lahat, number five is what? Knowing Christ, of course. At least may knowing Christ. Be sure you are saved. Amen? Amen? Sapagkat yun ang dumating sa pagkatagong sa salibulan ang ating pananam para tayo in Christ Jesus. Alright? So number four. Number four. Control your thoughts. Control your thoughts. Alright? 1 Peter 1.13 1 Peter 1.13 control your thoughts. Alright? Kapag ikaw ay lagi nananong nagsasampiti, kapag ikaw ay lagi nananong nalulungkot, nakikin po ka sa akin? Kapag lagi ka may habaw sa sarili mo, lagi ka lungkot, you generally, bakit ito nangyayari yun? Bakit may sampiti? Bakit lagi ka lagi sa lungkot? Because of an active imagination that is filled with worrying thoughts. Active imagination. Alright? At ang ibinubungan nun is what? Kabalisahan. Kaya ang dapat? Control your what? Dapat control your what? Control your... Pagkatapas, control your what? Okay, control your thoughts. Sa paano pala? Balik mo nga nun lang yun. 1 Peter 1.13 Okay, sabay-sabay. Wherefore, give a thought the loans of your mind. Give it. Now, again, anong ibig sabihin ng geared up?
Get that this one. Bind. Talian mo yung isip mo. Give up what? Give up what? The loins of your mind. Give that means what? Bind up. Amen? Gapusin mo. Control mo. Control your thoughts. Okay? Control your control. Okay. Huwag mong pakawalan. Di ba inihalipa pa lang ang thoughts, ang isipan. Kapag hindi mong pinigilan o kinontrol, para itong kalabaw na nakawala. Nakikinig niyo sa amin? Yung kalabaw na nakawala, takbo ng takbo, tama ba ako? Nanunuhag, naninira namang pananin, tama ba ako? Ganun ang isip natin. Kapag hindi mo ito kinontrol, tatakbo ito, mag-iisip ito ng mag-iisip. Ah, nakikinig kayo? Mag-iisip ito ng mag-iisip. Dalawang bagay pwedeng gawin ng mind. Kapag hindi mo kontrol, sisirain niya yung kanyan sarili at sisirain din niya yung iyong ba? Katawan. Aliwanag ka? So, control your thoughts. Ano sabi na ba? Give up the loins of your mind. Give up this one again? Bind up. Okay? Okay. Matapos din sabihin na control your mind now, be so fair. Sunod? Hold to the end or the grave that is to be brought up at the revelation of Jesus Christ. Okay. Doon ka, okay, the word so well means what? Be, tama. So well means what? Be serious. Diba? Pag yung serious sa Kristiyano ka, be serious and then be alert. But again, na kung bago yung pagbago yung maging serious, bago yung maging seryoso ka, bago yung maging alert ka, hindi ka magiging sober o seryoso at alerto kung hindi mo naman gagapusin ang iyong patakas. Kaya nga, ikalapat na remedy sa spiritual mission is what? Control your what? Control your thoughts. Alright? Control your thoughts. These thoughts have to be trained to obey. Di ba alam niyo? Itong isipan ito, okay? This thought have to be trained to obey Christ. Trained to obey Christ. Hindi ka ha? Ano susundin ang bato ko ni sino? Si Kristo. Amen? Amen? Sa anong paraan? Meditating the Word of God. Alright? Number five, make friends of God's people. Make friends of God's people. Ha? Okay? Magkaroon ka ng mga kaibigan na mga mananampalataya din. Ha? Ano nangyari kay Elijah ulit? Iniwan niya yung kanyang servant. Remember that? Iniwan niya yung kanyang lingkod. Nagsosorry yun lamang siya. At ito, dumanas siya ng maging lungkot at bigat ng kalooban sapagat nagsosorry siya. Ano may pinakikita? Lumayo siya sa fellowship. Akala niya nag-iisa lamang siya. Kaya ikalimang remedy laban sa spiritual mission is what? Pakanakas, may friends of God's people. Siguraduhin mo na mga kabarkada mo, kaibigan mo ay mga mananampalataya din. Maliwanag ba? Kapag hindi Kristiyano ang kabarkada mo, nalulungkot kayo pa yun. Toma ang mangyayari sa'yo. Maliwanag ba? Yung sasang kalabalitin mo ngayon. Baka mag-iadi ka pa. Iba naman yun siya? Ngayon? Tandang mo na, backslide. Nangyari sa mga Kristiyan, di ba nabawala? Kapag nagkaroon ng pagsubok, ang babalang barkada ng unbeliever, puro unbeliever, basta yun. So, make friends of what? God's people. Alright? Huh? You see, ito ang kailangan kung bakit ikaw ay nilagay ng Diyos sa Calvary para dito ka kukuha ng mga kaibigan mo. Amen? Para kung dumating man ang kitang na lungkot, kalungkutan sa buhay, may mga kapatid ka na marunong magpayo at mananalangin para sa iyo. Brothers, ano ka na? Kawikaan? 1824. Kawikaan 1824? Sabi-sabi tayo.
yung hanggang ng palawag dito, 1824, ready? 1824, ready? Basta naman ako sa Ama, that the prince was you himself, ready, and there is a friend that still get closer than my brother. Amen? Huwag mong hayaan lapitan ka, ikaw ang lalapin. Huwag mong hayaan sila mag-offer ng friendship sa'yo, hindi ka pagkuma ng friend. Tama na, eh? Tama? A man that had friends must show in the front. Be friendly. Be friendly. Alright? Number 6. First, Thessalonians 5:16. Praise God. Rejoice evermore. Rejoice evermore. Okay? Purihin mo ang Panginoon. Purihin mo ang Panginoon. Unang Thessalonians 5:16. Rejoice evermore. In verse 18, in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Ano si Ben? Praise God. Ah, magpuri ka, magpasalamat ka sa Panginoon, ano man ang iyong mapagdaanan. Ah, amen ko siya? Ah, amen? Knowing na ang Diyos ay laging nagmamadyan at hindi ka naman talaga iniiwanan. Ha? Alright? Okay, pakibasa muna 16. Ready, basa? Okay, rejoice? Oh. Rejoice evermore. Okay? And then pray me down? Sising. And in what? In everything? Keep thing. Bakit po? Oh, yes. What is it? This is the will of God in Christ Jesus concerning you. Alright? Okay. Alright, and lastly, humble yourself. Humble yourself. Alright. Itong ating, itong video, yung 1 to 7, sagot ito dun sa cause. Rin-rin yung sagot yun sa cause, di ba? Oh, alright. Diba isa sa isang dahilan kung bakit dumadalo ng spiritually? Because of pride, di ba? Oh, ano sagot sa number 7? Humble yourself. Amen? Magtakababahan. Humble yourself. Unang Pedro 5, 1 Peter 5, 6 to 7. 1 Peter 5, 6 to 7. Ready? Unang Pedro 5, aling mga kapito, ay lahat? Humble yourselves. Therefore, under the mighty hand of God, and He should give up. Oh, He should, that He may exalt you sa kapanahunan. Number 7, casting all your care upon Him. Bakit? Okay, again, Christian, bago yung casting, bago yung pag-alaga ng lahat ng iyong pasanin, na alam mo na yung humble yourself. Tapos yung ulit? Tapos yung po? Tapos yung po? Okay, itin natin the right order. Ano yung right order? Una, humble yourself. Kanino? Under the mighty hand of God. Ang pangako niya, itataas ka niya sa tamang kapanahunan. Alright, ang sumunod, ilagay mong lahat ang kabalisahan mo sa kanya sapagkat siya'y lubhang nagmamalasakit sa iyo. Amen? Makapaglalaga ka kung nagpapakababa ka. Amen, Christian? Amen? Mayroon na kung nilagay dito. Sige, basahin ko na rin. Okay. You, don't forget, okay, sa iyong pagkapakababa, no, nagkakaroon ka ng tinatawag ng katwiran that you are, that I am not the center of the universe. Hindi lahat ay nakapokus sa akin. Amen? Amen? And there are others, brethren, here in the world, who have faced problems na kapareho din ng ating naranasan. Tama, di ba? Na minsan, akala mo, sobrang bigat na ng pasanin mo. Amen? Pero pag inunaw, makitabot, mas mabigat pala ang pasanin niya kaysa sa akin. Amen. Sorry. Ano ba? Amen. Oh.
ngayon, maiintindihan mo lamang yan. Oo, ikaw ay matutunong magpakalaban. So, humble yourself. Isa sa solution nito upang mapagtagumpay itong spiritual misery. Alright? Kaya, Christian, be strong in the Lord and rejoice.